mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-aawit ng pambungad na awit. Bayan, magsiawit na bayan, pinaghalata, dakilang biyayang pangako niya'y sumilaina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumaiin niyong lahat. At sumaiin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Araw po ng Huwebes, 27th linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin ang ating mga sarili at daladalang mga kahilingan at petisyon sa banal na misang ito. Maging ang mga kahilingan na nasa kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Ganon din ang mga kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, lalong-lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio. At ang kaluluwa ni Munina Gonzaga Himpayan, ang pag-alala sa kanyang kaarawan ng kanyang kamatayan. At ganun din sa mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, isinasama po natin, lalong-lalo na ang kaarawan ni Binabintura Maranan, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ating aminin ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan.
Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikita ang tao'y tayo nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon. Ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila naparurusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo ang sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naakit ninyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang lagi magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang winubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawain ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon siya'y mag-iingat, ngunit kailanman ang masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Aming pangaralan upang aming matutuhan ang salita mong buhay. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabing, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay.' Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sasabihin ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Wag mo nga akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang atin pong ebanghelyo ngayon ay karugtong ng ebanghelyo kahapon na kung saan ay tinuruan tayo ng ating Panginoon noong isa sa kanyang mga alagad ay lumapit sa kanya para humingi kung papaano manalangin. At ibinigay ang 7 petitions ng panalangin na nakapaloob sa Ama Namin, Lord's Prayer. Ano ho? Ang Lucan account ay mas maiksi, kaya ito'y binubuo lamang ng 7 petitions, hindi kagaya noong kay Mateo na medyo mahaba ang Matean version ng Ama Namin. Subalit, sabi ko nga, ito po'y kadugtong na ngayon ay binibigyan ng ating Panginoon ng diin ang pananalangin kung papaano ito maging epektibo. Ano ho? Ano nga ba ang prayer? Ang prayer ay parang kakaiba ang ating pangunawa sa pananalangin, na parang gusto nating baguhin ang plano ng Diyos, ang iniisip ng Diyos, at gusto natin iakma kung ano ang ating ninanais at ang ating ginugusto. Ano? Pag tayo kasi ay nananalangin, ay more on hingi. Bigyan mo ako ng ganito, ganire, kailangan ko ng ganito. Ano ho? Yun ang pananalangin. Ano nga ba ang prayer? Sabi po ni Richard Foster, prayer is like coming home and finding the hearts through home. Ano ho? Prayer is like a coming home and finding the hearts through home.
At sabi din po ni John Darlene Paul, ang sabi naman niya ay, we never outgrow prayer because we never outgrow loneliness for home that makes us pray. Parang sa dalawang manunulat na ito, parang gusto nilang tukuyin na ang panalangin ay parang pag-uwi natin sa ating mga tahanan, na kung saan sa pamamagitan ng ating pananalangin, tayo ay nakasusumpong ng kaligayahan, kagaya pag tayo ay umuuwi sa ating mga tahanan. Nandoon yung kakaibang pakiramdam pag ikaw ay nakaka-uwi sa iyong sariling tahanan. Parang sinasabi po nila na ang pananalangin, ang komunikasyon na ginagawa natin ay pag-uwi natin sa Ama na siyang pinanggalingan ng bawat isa sa atin. At sa pamamagitan nito'y nabibigyan po tayo ng peace of mind, hindi lang sa ating isipan, kung hindi maging from within ang kapayapaan na kinakailangan ng tao dahil sa pananalangin. Dahil napapasa atin ang presensya ng Diyos. Kaya kung ito ang sinasabi ng dalawang manunulat na ito, parang sinasabing, anyayahan din natin ang ating Panginoon pag tayo'y nananalangin na ito'y tumahan sa ating mga sarili, sa ating mga puso. Nang sa ganon, maipagkaloob sa atin kung ano ang ating ninanais. Ikalawa, binanggit po dito sa talinghaga ang pagtsatsaga. Ano, kaya nga ginamit nila yung may dumating na bisita ang isang kaibigan na walang maihain na pagkain. Ginambalan niya ang kanyang kaibigan na nakatrangka na ang tahanan. Ano ang sagot noong kaibigan na nakasarado na at nakahiga na? Hindi ako makababangon para ibigay ko sa iyo ang iyong hinihingi. Subalit ang sabi dito sa pamamagitan ng pagtsatsaga, ibibigay ang kanyang kahilingan. Ano? Parang binibigyan ng puntos ng ating Panginoon ang pagtsatsaga na mayroong pananampalataya. Dahil minsan ay sasabihin natin ay pwedeng magtsaga ang tao na walang paniniwala o pananampalataya. Dahil para lamang sa kanyang sarili, nagtsatsaga siya. Subalit kung ang kanyang pananampalataya ay nakaugat doon sa magbibigay sa kanya, yun, maipagkakaloob yun sa kanya. Ano, hindi lahat ng nangangailangan ay pinagkakalooban ng Diyos. Ano, tingnan niyo po, dalawang kandidato, malapit na po tayong bumoto sa local election. Dalawang kandidato ng pagkakapitan, parehong nananalangin, parehong nagpe-persevere, parehong nagtsatsaga, nag-i-exert ng effort. Halimbawa, ang kanilang panalangin, Panginoon, ipagkaloob mo naman na manalo ako. Bigyan niyo naman ako ng chance na makapaglingkod sa inyo sa barangay namin. Pareho ang kanilang panalangin. Subalit, alam natin na iisa lang ang mananalo. Hindi po pwedeng dalawa ang kapitan sa isang barangay. Anong mangyayari dito? Sasabihin natin na baka kulang ang kanyang perseverance, kulang ang kanyang pagtsatsaga. Hindi. Papaano tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng bawat tao? Dahil ito sa graciousness of God. Hindi ito nakabatay sa tao, kung hindi dahil sa kanyang habag at awa. At kung babalikan po natin ang kahapon na prayer na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, ano ang sabi doon? Mangyari ang iyong kalooban, hindi ang kalooban ng tao. Kaya nga sabi ko nga kanina sa ating pasakalye, parang gusto nating baguhin ang isipan at plano ng Diyos.
sa ating pananalangin, sa halip na sabihin natin, mangyari ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong habag at awa, Panginoon, baguhin niyo po kung ano ang nais ninyong baguhin nang sa ganun ang iyong kalooban ang maghari sa ibabaw ng lupang ito. Hindi sa pamamagitan ng exerting effort ng bawat isa sa atin, kaya ipinagkakaloob sa atin ang panalangin. Hindi sa pamamagitan ng ating kabanalan, hindi sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, kung hindi dahil sa kanyang habag at awa, sa kanyang pagmamahal sa bawat tao na nais niyang pagkalooban ng kanilang hinihingi. Kaya nga, sabi ng isang makata, sabi ng isang manunulat, ang magandang panalangin, hilingin ang habag at awa ng Diyos na naway maging konforme sa ninanais natin ang kanyang habag at awa at ipagkaloob kung anuman ang ating hinihingi, kung anuman ang ating kahilingan. Ito po ang dalawang ito. Ang una ay ang prayer, pagiging parang tahanan, pagbabalik sa tahanan na kung saan ay nakakaramdam tayo ng kapayapaan, nakakaramdam tayo ng kaginhawahan. At ang ikalawa, sa pamamagitan ng perseverance, hindi sa pamamagitan ng merely pagtsatsaga, kung hindi ito'y sa pamamagitan ng kanyang habag at awa at sa kanyang pagmamahal sa atin. Ang ibig sabihin, siya ang nakakaalam dahil siya ang may control ng lahat ng bagay. Ang sa atin ay mag-antay, ang sa atin ay sumampalataya, umasa na ipagkakaloob sa atin ang ating Panginoon, ang ating mga minimiti. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa busbo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo,
sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, di manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, ililigtas mo kami, kanan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katauhan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Monina Aires at Claudio na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen.
sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sa sumasalamit na sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanlibutan.
Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may pag-alam. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinapakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna para sa ilang paalaala. Sa inyo pong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ipinapaalam din po namin na mula sa main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego, clean as you go, sa pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Palagi po nating tandaan ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Sa darating pong Biyernes, 13 ng Oktubre, sa ganap na 11 ng umaga, ay bibisita dito sa atin ang orihinal na imahen ni Maria, ang mahal na patrona ng Diocese ng Maasin sa Southern Leyte. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ngayong tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos niyo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thank you. Inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria sa anak mong si Jesus. Puso namin ay handog, ihatid mo kami sa lahat.